ang sinasabi kasi ni ma'am, matagal na siyang binubugbog nitong si Tomas at gusto niya makipaghiwalay. Eh si Tomas daw, hindi niya matanggap-tanggap na ayaw na ni ma'am sa kanya. Nung tawagan natin si Tomas, sabi ni Tomas, mali. Matagal ko nang gustong lumayas yan. Kasi lasinggera yan. Nandiyan na ba si, ano, si Tomas? Papasukin natin si Tomas. Sir Tomas, kanina nasabi namin sa inyo na gusto nang umalis ni ma'am, pero sabi mo, okay lang, matagal mo nang gusto nang umalis. Tama. Kasi magulo siya pag nakakainom, pati mga anak ko nadadamay. Ano ibig sabihin po magulo siya pag nakakainom? Pag nakakainom, nagwawala. Katulad kagabi, lasing yan, sinakta na naman yung anak ko. Kagabi? Kagabi po. Oh ma'am, ba't kayo tumatawa? Kasi ningalingan mga sinasabi. Sir, may yun yung anak sa namin ko, dalaga. Ano yung po? Sinasabi niya na nagpa-medical siya, ito po ang kalaban niya, hindi ako. Ah. Kalaban niya puro babae po. Nung pumunta siya sa barangay, hindi ikaw yung nanakit. Hindi. Yan po, nandyan. Ah, okay. Mga babae, puro lasing yung kalaban niya. Sila-sila, mga lasing. Opo, sila lang kasi magugulo itong ano, pag nakakainom, nakakainom. Nay, ilang beses kaya umiinom sa isang linggo? Minsan isa lang, pag ano ako ng kaibigan ko, nahiyaya. Ano, pero hindi ano iniinom niyo po, Nay? Ano, gin. Eh siya, gabi-gabi yun, nag-iinom. Ikaw po, ma'am, ilan? Minsan nakainom ako isang buti. isang buti na haluan namin ng ano, ng tang. Kala ko nanay, isang shot lang, isang shot glass. Lapad pero marami kami sandali, minsan. Sandali ma'am, lapad o bilog? Sabi nila bilog. Isang buti nung kaya mo? Eh hindi po, pag ako lang mag-isa. Okay, di, serious na tayo, seryoso na. Ma'am, ito may dokumento si sir na nakalagay rito, mga nanakit sa iyo, ay hindi naman pala si sir. O hindi, mga kainuman mo, mga ano, amiga mo din. Mga amiga mo pala. Siguro nung malasing na kayo, ilan ba sila? Hindi sir, ano yun, mahaging biyanan yan, nag-away-away kami, kasi ito, pinipigilan ko kasi siyempre minor de edad. Yes, napunta doon sa bahay ng lalaki. Ngayon, nag-aaway-away na kami tungkol doon, ang pinag-umpisahan, itong anak ko. Eh ngayon, pinapauwi ako nito, ilasing na lasing ito, sinasakal ako ganyan. Eh di ang ginawa ko, tinula ko ito, so, kumampi yung mahaging biyanan nito na babae, hinawakan ako dito. Tapos yung isa naman na manugang, ang ginawa, kaya nagpa-medical ako doon sa PGH kasi ang ginawa, hinawakan ako dito tapos tinadyakan ako dito, ang laki ng pasak ko dito. Oh, okay. Bukod yan sa mga pananakit niya nasa barangay. Bukod. Ito yung bata may gusto sabihin. Yung sinabi niya po na sinaktan po siya ni Papa, nang sinakal po daw po siya. Nung nakita mo yun? Sinakal siya ni Papa hindi mo? Hindi po yun tungkol sa akin. Ano po yun, nagsiselos po siya sa kamari niya po. Sino na nakal? Hindi muna po siya sinakal na ni Papa. Pinapauwi po siya ni Papa. Inawakan po siya dito ni Papa. Sa kamay? Sa kamay. Ba't ayaw niya po umuwi. Ayaw po umuwi ni Mama? Ayaw po. Tapos nung naurat po si Papa sa kanya, sinakal na po siya. Hindi naman po as in sinakal. Ginano lang po siya. Umuwi na daw po kami. Ayaw niya po. Tapos tinulak niya po si Papa. Matika na mauntog sa bato na hagdanan. Tinulungan lang po ng sinasabi niya po na magiging bayanan ko. Sinong lasing doon sa kanilang dalawa? Parehas po sila. Pero mas lasing na lasing po si Papa kasi natutulog na po siya nun sa upuan. Tapos si Mama mo nakikipag-inuman? Opo. Sinusundo niya pero ay pa rin umuwi ni Mama? Opo. Okay, mabalik na lang tayo sa pinaka-reason kung bakit pumunta rito si Ma'am ay sapagkat, sir, gusto niya makipaghiwalay sa iyo? Ako nga, matagal na ho. Kasi sinabihan ko siya, kung hindi ka titigil sa kainom, maradamay mga bata, maghiwalay na lang tayo. Pareho naman kayo umiinom, sir. So hindi mo sa pwede ako sa pag-iinom. Umiinom talaga ako. Dahil ikaw, tuwing hapon ho, kasi pag galing ako sa construction, puro maalikabok siminto, sir. Okay. Isang buti talaga ang ano ko. Isang araw-araw yan, tuwing gabi, sir. Naubos mo? Minsan, pag tinatakpan ko, pag hindi naubos. Isang buteng gin? Opo. Yung bilog? Oo, tinatakpan ko pag hindi naubos. Malakas ka pala, no? Lasing na yun. Okay, so okay lang sa yon na si Ma'am Novelita ay aalis na. Kaya sumingin ng tulong sa amin dahil ayaw mo raw siyang payagan umalis. Naku, sinusundan-sundan mo raw siya. Ako nga ang gusto na siya ay umalis na para pati mga bata madadamay kasi. So kung siya ay aalis na sa bahay ninyo, hindi mo na siya habol-habulin? Ay, hindi, sir. Siya nga naghahabol sa akin, sir. Eh. Ha? Siya naghahabol. Kaya mag-ano tayo ng pirmahan na. No, sa barangay, na nakadalawang pirmahan na kami, ano? Sir, niyan. Pero nauwi pa rin sa bahay. Sabi ko, nagpirmahan na tayo, ba't umuwi ka pa sa bahay? Siya ang nauwi sa bahay. Sino nga habol-habol, si tatay o si nanay?
Parehas lang po. Pareho. Pareho pala kayong makulit eh. Hindi po kasi, niintindi rin po nila yung para sa amin po. Sir, kitang-kita nga nitong anak nung sinakal ako, tapos sinampal-sampal, dyan sa harapan pa mismo, niya tapos sinuntok ako sa sikmura. Wala pa isang linggo mula nangyari yun. Ikagabi nga si, binanatan itong anak mo. Wala man pag naano ka... Anong binanatan? Kahit tanong mo siya. Nagtago lang siya dahil ang mga kasamahan nito, mga pinsan ng syuta niya, tinatago ito. Pero ma'am, dapat di mo sinasaktan anak mo, lalo pat kung nakainom ka. Sinaktan ka ng mama mo kagabi? Hinampas niya po ako sa likod. Tapos, nila niya po yung dito. Bakit niya ginawa yun? Nagagalit po siya, bakit daw po gumala. Nagpaalam naman po kay Papa. Binigyan po ko ni Papa ng perang pang perya. Tapos nakita ko po siya dun, galit. Nagtago po ako kasi baka saktan po ako. Oh, ma'am, takot sa yung anak mo. Nako, hindi maganda yon. Pagkakatakot na anak mo dahil baka saktan mo siya. Hindi ako naman, sir. Inaano ko lang ko yung kapakanan niya. Dahil yung lalaki na syuta-syuta niya, mga pinsan ang kasama. Paano kung magbuntis? Tama nga naman. Pero ma'am, the way to discipline a child, hindi po yung tayo ay nakainom. Wala ho maniniwala sa iyo na ikaw ay magdadadakdak, magyayayakyak sa anak mo, pagagalitan mo, pagsasabihan mo kung ano yung tama sa mali nang ikaw ay nakainom. Nangangamoy alak at pasuray-suray ka pa. Di ba? At siyempre, dahil ikaw ay lasing, impaired na yung judgment mo. Ibig sabihin, hindi na tama yung pag-iisip mo, hindi na timbang. So, there's that possibility na kunting salita lang naman niya na hindi mo magugustuhan, masasaktan mo siya. Which nangyari na nga ilang beses. So, dapat, pag gusto mong kausapin yung anak mo, disiplinahin sila at pagsabihan sila, walang alak sa katawan. Pwede ma'am? Next time. Okay? Now, kukunin ni nanay yung kanyang mga... gamit? Oh, sir. Bakit mukhang masaya-masaya ka? Ay, tagal ko nang gustong kahiwalay dyan eh. Kasi dumadami ang chismis sa bahay. Anong chismis naman, sir? Kaya... mga kasama, mga ganun mga lalaki. Kaya inaano ko na lang na ano, kaya sabi ko, maghiwalay na lang kami. Okay. At least, yung mga bata, mga anak nyo eh, malalaki problema na. Problema yan. Itong bunso. May bunso pa, sir. Ilan taong ka? 15 po. 15. Tapos yung... may mas bata pa sa kanya? Mayroon pa, sir. 11 po. 11, 15, tapos? 18. So, Nay, pagpipiliin sila, so walang below 7. Opo. Hindi natin basta-basta kunin mga ito. Opo. So, importante, Nay. Mangangako ka, Sir Thomas, hindi mo nasusundan-sundan itong si nanay. Hindi ho. Hindi mo siya harasin. Hindi mo siya abang-abangan sa bahay, magpalibot-libot sa bahay niya. Hindi, sir. Ha? Hindi mangyayari yun. Kasi yung sinasabi niya, palibot-libot ka raw. Kasi sinungaling siya. Doon sa Bulacan, ginawa mo yun. Ano diyan din, ilang beses ako lumipat ng tirahan. Alam mo kung ano ginagawa mo? Tinatakot mo ako. Mas maigi ngayon magpirmahan tayo. Na ilang beses na tayo nagpirmahan. Kaya nga di mo sinama si Jumong, yung bunso namin anak. Niya sinama yung kausap kanina ni Sir. Dahil yung bata na yun, hindi magsisinungaling. Hindi nga kanina pinapasalita niya eh. Habang kausap sa cellphone. Binigay ko ang cellphone. Oo nga, pero binubulungan mo. Tinuturuan mo yung bata. Ma'am, ibig sabihin? Sinungaling itong... Opo, ano? Kasi sila lang magkakampi dalawa, mag-ama. Ano po motibo nitong bata para magsinungaling? Kasi kung anong ginagawa nito, kinakampihan ng ama. Kung siyempre, gusto, sinasaktan mo kinakampihan. Eh. Kaya itong anak na babae, lumalaki yung ulo. Ikaw kaya, pa mananakit ka, hindi nakainom. Kaya nga nung naghiwalay kami, nga naglayas itong ama tapos umuwi din sa akin, saan pinatulog doon sa lalaki nitong bata? Kaya doon to na... Minsan, Virginian. Hindi ako naglayas. Ikaw ang pinalis ko, tapos bumalik ka. Doon itong bata nangyari. Kaya ayosin mo yung pagsisinungaling mo. Gagabaan ka rin, Day. Gabaan, ha? Walang gaba, basta totoo. Magagabaan ka rin. Kaya ikaw nga, nang hahabol ka sa akin, nang daladala mo kutsilyo. Alam mo sabi ng gaba? Is... karma. Karma. Makakarma din to. Umpisa na. Pang-tatlo na akong babae. Sa susunod, gagapang ka. Kasi kung anong ginawa, sir, ng una niyang asawa, yun din ginagawa sa akin. Unang asawa nito, binato daw ng gasira kaya iniwan, nag-aapoy daw, tapos pagsakalin daw. Eh pwede mo sabihin na ako pumatay kay Rizal. Okay, kapatid ko. Ganito gagawin natin. Ma'am, sir, sasamahan po namin siya na makuha yung mga gamit. Kahit na hindi na, sir. Para maging opisyal. Okay, sir. Na yung inyong paghiwala ay maayos at walang mangyaring sakitan, walang mangyaring bantaan. Testigo kami, testigo yung barangay. Apo. Kasi kung kayo-kayo lang, baka mamaya, sige po. May salita galing sa kanya, may salita galing sa iyo, hindi malalaman kung sino nagsabi ng totoo. Opo. Di ba? So, kung merong kasulatan sa barangay, dapat sundin yan. Ang hindi sumunod, makakasuhan. Opo. At the same time, yung very important, kaya siya pumunta sa amin, mangangako ka na hindi mo na siya susundan-sundan. Oh, hindi mo mangyayari yan, sir. Hindi mo siya babantayan. Ha? Kaya nga ayaw mo magpa, ano nga, pasamahan ako at hindi pwede mag-anuhan sa barangay dahil
may bala ka pa magsunod-sunod sa akin. Tinahabol mo nga ako ng kutsilyo, umano lang ako, bumaba ng bahay. Buti hindi mo sinabing masinggan dala ko. Kahit anong salita ginagawa mo, puro ko sa nung ilang sinabi. Salpat naman masinggan. Kasi kutsilyo lang, nagsisinungaling ka lang. Eh, wala kang hinahabol ka, nanay. Gamit wala kami yung mga masinggan nga gagamitin. Kaya wala hindi, masinggan ano. Po. Hindi, masinggan. 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 Magsisinungaling ka lang, nililit mo pa. Wala kang masinggan nga magagamit. Eh, wala kang man doon. Ano ibig sabihin nun siya? Ibang mahahawakan. Nagsisinungaling man lang siya. Eh, brate, hindi na laki ng arma sa dala ko. Wala ka naman kasi madadala na ganyan. Kaya ang madadampot mo, kutsilyo. Sige, anyway, ganun na lamang po. Yung pong pirmahan sa barangay at pagkatapos kunin ni ma'am yung gamit, tapos yung problema. Opo. Pasko pa man din. You sure talaga itong gusto niyo mangyari, ma'am? Maligaya nga ako, sir. Pasko. Ngayon lang kliligaya ngayong Pasko. Naliwala na ang gugulo ng lasing. Oh? At saka ikaw naman. Sa dami ng Pasko, ngayon lang kliligaya. O baka dahil libre ka na, gagawa mo rin yung kalokohan. Sir, doon, di ako mahilig yan, sir. Sir, binaliktad niya yung mga sinasabi niya. Nga ako nandababa, nandalalaki. E siya kitang-kita namin. Pati siya mismo, yan nga babae kong anak. At saka yung isa kong anak. Yung babae nga, adik doon sa amin, inakbayan niya. Sinisingyapusampan niya, 300 daw. Kay ganyanin na babae. O, kung matinong lalaki, hindi niya yung gagawin. Nakikita ng mga anak niya. Mali nga naman yun, sa harap ng mga bata. Kanina ka pa, sir, masaya si sir. Yeah. Eh, ngayong Pasko nga ako masasaya eh. Ngayon lang. Ilang Pasko na kayo malungkot? Ano, matagal na akong hindi masaya. O, siguro, ano kami, mga 18 years na kami nagsama nito. 18 years na Pasko, malungkot. Ngayon lang pang 19, masaya na ako. Anong gagawin mo ngayon Pasko? Pupunta kami ng anak ko sa mamasyal sa dyan sa SM kahit 200 lang dala. Basta masaya na kami, wala na magulo kung nalalasing. Magsa-celebrate ka? Si-celebrate to. Huwag ka magpakalasing, ha? Ay, hindi. Okay naman, ha? Approve na. Opo. Masaya na rin si ma'am, nakangiti na. At least masaya si ma'am dahil makabitaw na rin siya sa impyerno. Opo. Kasi para sa kanya, impyerno yung pagsasama niya sa'yo. Demonyo ka sa kanya. Opo. Kaya ngayon, wala na. Di ba, ma'am? Opo. Okay. Malaking nga pasalamat ko, parang nabunutan ako ng tinik. Mga ganito kahaba na bunot sa dibdib ko. Oh, see? Ay, okay. Naiyak kasi, ma'am. May pinaghugutan to eh. Sa mga anak ko na lang ang natitira sa puso. Naiyak yan, sir. Kahit sa kanya, magagihiwalay na kami tunay. Hindi kasi makapag-iwalay. Barangay lang ano yun. Maganda yun na punta sa inyo, sir. Pupunta ko tayo sa barangay ninyo. Kukunin po muna yung gamit ninyo. E di ba, pipirmahan po. Magkakaroon ng karapatan ng isa't isa sa mga bata. At ikaw naman, sir, hindi ka na pwedeng susunod-sunod sa kanya. Dahil kapag sinusundan-sundan mo siya, inaaras mo siya, pwede ka makasuhan. Makukulong ka. Okay sa'yo. Okay sa inay. Ba't yung kayo naiyak na ngayon, ay? Ayaw ko na. Bakit po? Nahirapan na ako. Parang din niya ako sinasaktan. At least ito na, eh. Nagkapag-desisyon ka na, nahiwalayan na siya. So, wala na mangyaring pananakit. Di ba? At sabi ko naman sa kanya, kapag halimbawa hinabul-habul ka niya, papa-aresto natin siya. Di ba? So, kaya ako umiyak na eh dahil naalala mo yung mga pananakit niya noon. Opo. Anong gusto niyo mangyari? Hayaan na lang siya sa gusto niya. Basta ako, bigyan na lang niya ako ng laya. Sir, laya ang hinihingi mo. Oo, tagal ko na ako yan, binibigay sa kanya. Kahit nandiyan yung mga anak niya, niwala, hindi niya rinirespeto pag sinasaktan ako. Totoo ba? Nakikita mo sinasaktan? Opo. Nananakit ka pala, sir. Sinasaktan din ako niyan. Siyempre, masakit na yun. Ibang pananakit ito, kaya namamalo sa ulo eh. Namamalo? Kasi nung halin niya. Yung kawali, pinalo ko sa ulo kasi napikon din ako. Gawa ka lang istorya. Sa ulo? Wala, eh, kasi, sir, gawa lang yung istorya. Nung nagiinuman sila, pinapawi ko na kasi nagkakagulo na ang mga babae. Nagpunta na sa kawali. Malasing na. Nagalit sa akin dahil siluso daw lang ako. Sabi ko nga, dapat nagpatingin ka na lang sa psychiatrist bago ka magsagot-sagot. Okay, sir, hindi ho maganda na yung mga anak mo ay mga babae at gabi-gabi kayo po ay umiinom. Naintindihan ko po yun dahil kayo sa construction, maalikabok, kailangan uminom. Pero hindi sa pinag-iisipan kita na masama, don't get me wrong. Iniiwasan na natin yung mga pwedeng mangyari na mga hindi ka nais-nais gawa ng espiritu ng alak. Dalaga na po yung mga anak nyo. Itigil nyo na po yung pag-iinom. Dahil sa oras na malaman po namin sa paglalasing mo at may nagaganap na hindi tama sa mga bata, ipakukulong kita. Tama. Okay. Isa pa, pag iinom ka dyan sa bahay mo, pupunta dyan yung mga kumpare mo, mag-iinuman kayo, malalagay sa delikado yung sitwasyon ng mga bata. Kung iinom ka man siguro, paminsan-minsan, sa labas, huwag sa bahay, nandun yung mga bata. Okay, sir. Okay, sir. Apo, sir. Kung maaari sana, sir,
tigil na. Okay. Alang-alang sa mga bata. Okay. Sige. Okay na yun, ma'am. Kunin mo yung number ng mga bata para kayo kung meron kayong problema sa vineyard. Wala po. Kahit anong kasi problema. Sir, nagagamit na cellphone. Kaya wala kami contact. Sige. Bigyan ito ng cellphone. Okay. Para may contact ka sa amin in case magkakaproblema. Okay. So, sasama natin sa barangay. Pagdating sa barangay, dali na natin cellphone para mabigyan na siya. Okay. Sige, Tay. Ganun lang po tayo, ha? Ay. Okay. Tay, bigyan kita ng pang taxi mo pa uwi, ha? Apo. Sige yan. Pang salamat po, sir. Sige, Nay. Taxi mo pa uwi. Okay. Magkano ba yung bill ng kuryente? Sir, nangutang ako kahapon, sir. Magkano? 900 mahigit, sir. Oh, 1,000. Marami salamat, sir. Okay na yan? Okay. Nay, sir. Tubig. Magkano mas tubig? 700 mahigit, sir, eh. Pakabait ka, alang-alang sa mga bata, ha? Opo, sir. 3,000. Oh, maraming salamat, so, sir. So, nandiyan yung tubig, kuryente. Opo. Ikaw na, okay na sa'yo yan? Pagkakasiyahin ko na lang po. Tapos bayaran ko na lang yung utang ko hindi pa masahe kanina dito. Oh, magkano yung utang mo sa pamasahe? Ano lang, 150 lang. Oh, tama 150. Na yun. Oh, 150. Na sige, hindi. Palitan natin para buo yung pera sa'yo. Oh, 150. Okay. Okay. Thank you po. Concern nyo. Ako sa totoo lang, ma'am, natatakot na talaga ako makisama dyan kasi pag nalalasing, pinag-iinalaan ako nga may lalaki daw ako, tapos hinahabol niya ako, sinasaktan kahit sa harapan ng mga bata. Sir, mukhang ang gusto ni ma'am eh huwag na kayong magsama. Oo, ano pa ang gusto niya, sunod-sunuran ako. Pero kung siya ay lilipat ng Bulacan, yung mga anak niyo po, dapat po sila ay kasama ng ina. Eh kung anong gusto niya, kung sasama sa kanyang mga bata, okay lang sa akin. Kung halimbawa na naiwalay na kayo ng tirahan, ano po? At nandun yung mga bata, ay kayo ba'y pupunta-punta pa rin sa kanya? Hindi. Magpapautos lang ako pagbigay ng suporta. Sir, hindi po ba na kayo na lang ang lumipat? Mas mahirap sa kanya kasi tangaya lahat yung mga bata. Oo, pahayagan po dyan. O yun. Kailan niyo po yan magagawa? Kahit nga bukas. Paglipat mo dito, dito ka nalang maghanap ng trabaho. Opo. Okay? Kasi ang mga bata kasi nasa ilang taon na? Yung babae, 15, tapos yung bunso naman, 11. Eto yan ha. Ang 15 kasi at saka 11, pwede na kasi silang tanungin. Opo. Kung paano nga ba talaga. Eto na papag-usapan lang natin na wala pa yung dalawang bata na doon dapat sa custody mo. Pero hindi na kasi sila below 7. So pwede na silang mag-decide for their own kung saan talaga sila sasama. Kasi huwag nating i-ano yung mga bata kung saan sila komportable o paano. Kasi nga nadadamay sila sa problema ninyo. Pwede na natin kausapin yung mga bata. Opo. Papasokin natin. Tatanungin namin kayo, kung halimbawa magkakahiwalay na yung nanay nyo at saka yung tatay nyo, kanino ba kayo gustong sumama? Ay, papa po. Bakit? Kasi po siya po hindi po kami papababayaan. Halimbawa ang nanay mo may trabaho na rin, sa papa mo pa rin ikaw gustong sumama? Papa. Ikaw, kanino? Ano rin po. Ganon din sa papa mo. Oh my goodness. Pero naaalagaan ba kayo ng tatay nyo? Opo. Hindi niya po kami pinapabayaan sa pagkain. Kahit nagiinom po siya, mas inuuna niya muna po kami. Yung nanay niyo, hindi kayo inaasikaso? Inaasikaso niya po, pero pag lasing po siya, lagi po siyang may kaaway. Kahit hindi po siya kaaway, inaaway niya po. Naapektuhan din po kami. Pero kung ang tatay niyo lasing? Natutulog na lang po kasi siya pag lasing na. Ah, hindi naman kayo ginugulo na? Hindi na po. Sino mas madalas na nalalasing? Ang mama mo o ang papa mo? Si papa po. Pero hindi po siya yung mahilig makipag-away. Si mama po pag nakakainan po, hanap niya po away. Pero paano yun? Nakakapag-aral naman kayo? Opo. Sino nag-aasikaso sa pag-aral niyo? Si papa po. Sino nag-aasikaso sa inyo pag mag-aaral? Si papa po. Bakit si mama mo? Kasi wala siya dun po. Nasaan? Nandun sa trabaho niya. Eh di anong alaga lang ginagawa sa inyo ni Mama? Dati po yung nandun siya, nagluluto po siya ng pagkain. Eh ngayon? Wala na po. Pero kung halimbawa nandiyan ang mama mo, ang nanay niyo, hindi ba siya ang nagluluto para sa inyo?
Opo. Minsan, ako rin po nagluluto ng... Maski na nandyan siya, minsan nagsasain. Ito. Opo. Pag nagsiselfon siya, ako pinapasain niya. Doon nga po nagalit si Papay kasi lagi na lang daw cellphone tinututukan niya. Marami siyang kachat. Kasi ganito na, napapag-usapan kasi dito nung wala kayo. Ang gusto mangyari ng mama nyo, doon kayo sa kanya. Pero tinatanong namin kayo ngayon kung saan nyo gusto sa papa nyo. Huling tanong, sinong gusto nyo makapiling if ever na ano? Kasi baka maghiwalay na sila. Kay papa po. Akin dalawa po. Kanino? Sa dalawa. Bakit gusto mo dalawa sila? Kasi, nagtatrabaho si papa. Pinapasahin siya, mama. Gusto mo magkabalikan sila? Opo. Ikaw, Maria Teresa, gusto mo magkabalikan sila? Gusto ko po sana, kaso po sila rin po eh. Nakailang hiwalay na po yan sila eh. Nakailang barangay na po. Ganon pa rin po. Magpapasok pa naman? Novi, itong girl mo, sinabi niya, gusto niya sa papa niya. Pagdating dun sa isang anak mo, ang sabi niya, dalawa kayo. Ayaw niya maghiwalay kayo. Dilatsahan kong sasabihin to. Kayo matatanda na kayo eh. Alam niyo kung anong tama at mali eh. Alam niyo kung paano nga ba. 19 years is 19 years, mas may mahigit pa dyan. Pero kung kaya niyong ayusin, bakit hindi? Priority ang mga bata, hindi kayo. Baka naman pwedeng buuhin natin muli. Baka sakali lang. Para nga sa mga bata. Ako naawa ko sa mga bata. Kasi ayaw ko nga yung maranasan nila yung broken family ba, di ba? Mahirap kaso ako naman ang naiipit. Ako ang naiipit talaga. Yung Tomas. Ako ang nasasaktan parati. Eh yun nga lang eh, si Sir eh. Sir Tomas, ayaw niyo na talaga pa. Ayaw na. Kasi habang nagsasama kami, napapansin ko yung mga bata lalong nalilito. Kasi laging away. Sir Tomas, huwag naman po tayong magsara ng pintuan natin. Ay, sa bata ko, hindi ako magsasara. Pero sa ina nila, sarado na ako. Ganun po ba yun? Ako naman din, ma'am, sa totoo lang. Parang ano na rin ako, dalang-dala na. Mag-isama sa kanya. Sige, yun na lang ang final na ano, ha? Na nagkasundo, nagkapaliwanagan tayo, nagkaharap na yung dalawang magkarelasyon na hiwalay na sila. Pero ang pag-uusapan pa natin is yung custody ng mga bata. Idudulog natin sa DSWD. So sa ngayon, dito muna kay Tomas itong mga bata. Okay lang sa'yo. Dito ha. Pero mag-keep in touch tayo, Novi, ha? Mag-usap tayo dahil hindi magiging possible din itong gagawin ko kung wala kayong dalawa. Nahirapan din kami mag-desisyon eh. Gaya ng ipinangako ni Sir Rafi, itong cellphone ay ibibigay sa inyo pong anak para nakokontak nyo pa rin po, tuloy-tuloy pa rin po yung communication po ninyo. Thank you po Sir Rafi sa pagbigay nyo po ng cellphone. Merry Christmas po. Makontak ko na po si Mama. Sir, Ma'am, may gusto kong sabihin kay Sir. Askasuhin muna yung mga anak mo. Kaya ako magtatrabaho. Ano na lang tayo, expert na lang tayo. Bali, mag-print na lang kami. Gaya ang sinabi ko, kung anong gusto niya, wala akong problema. Print na lang. Sir, maraming salamat po, natulungan mo ako. Nagkasundo na kami ng asawa ko nga, maghiwalay na kami. Nasa kanya ngayon yung pangangalaga yung mga bata hanggang katapusan ng December. Nakuha ko na, sir, mga gamit ko. Sana marami ka pang matulungan kagaya sa amin mga inaaping sa mga asawa. Merry Christmas po, sir. Happy New Year. Uwi na po ako, sir. Salamat po.